welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna show you yung monthly favorites ko for the month of September. Mind you, hindi ako masyado nagpapalit ng mga favorite or ng mga products every month. Especially yung skincare. Meron siguro nadadagdag, pero hindi yung nagpapalit entirely yung every month, ganon. And ito, since this is gonna be my first monthly favorites, isasali ko na lang din yung mga products na nagamit ko na dati and yung iba rin naman, yung mga kakagamit ko lang for this month. So if you wanna know kung ano yung favorites ko for this month, please keep on watching. Disclaimer lang, hindi ito for this month ko lang na nabili. Hindi rin sa this month lang na na-try gamitin. Pero kasi since first of my favorites kem ito, so, naisip kong gamitin, i-show kung ano yung mga gamit ko for this whole month. Hindi ito lahat ha, pero ito yung parang naisip ko na pinaka-essentials ko on my day-to-day activities. Ganun. Ano to, halo na ng skincare, halo na ng bath essentials ko, ganun, sa month na ito. And ayun, start na nga, diba? Sabi ko nga i-start na. Ang dami kong hanash talaga. Ay, gumagalaw siya. Talaga gumagalaw talaga kalok. Diba? Contact si ate mo, girl. Kita kayo screen. Ayan. Bath essentials muna tayo. And ayun, naisip ko, pagka naliligo, syempre buhos, ganyan, shampoo. Hindi ko masyadong bet yung shampoo ginagamit. Parang, meh, okay lang, ganun. And, yun, naisip ko kasi yung steps, ganyan. Tapos, ito, body scrub muna tayo. And yung nag-discover kong body scrub is ito. Yan. Abonay Spa White Creamy Salt na vitamin C. Yung may papaya and something. Basta vitamin C siya. Mas gusto ko to kasi parang ano siya, yung medyo paste form. Yan. Ito ba? Yan. Ganito, yung paste form siya, hindi siya yung salt lang na pagka ganun nabubuhos tapos wala na, disaster. So mas nagustuhan ko to kasi ganun din naman, salt din naman siya, pero the thing is, ano siya, parang paste-like. Mas madali siyang spread and scrub all over the body. And yung improvements na nakita ko dito, hindi naman drastic, pero meron. So yun, ginagamit ko to pag may time ako. So ano yun, mga 2 to 3 times a week at night. Kasi sobrang ganda niya sa feeling after, lalo yung parang sobrang soft, nagamit ko siya dito sa siko, sa tuhod, sa paa, sa kung saan man, feeling ko ang dami ng mga libag-libag. Ito yung best friend ko doon. And then, since bath essentials, ganyan, ito na-discover, kaka-discover ko lang, kaka-try ko lang for this month talaga, is ito. See? Cream Silk Hydra Fresh na kulay pink. Ito yung fresh and bouncy. Actually, Cream Silk pink ka talagang conditioner ko, yung kulay pink. Pero kasi yun, yung parang sobrang ano sa hair, yung sobrang oily. So, nung nakita ko to na light conditioner, parang na-attract ako. So, nung na-try ko siya, sobrang nagustuhan ko kasi hindi siya yung tipong madaling ano, yung tipong madaling, what do you call that? Hindi siya yung tipong mahirap tanggalin yung product sa hair. Diba kasi yung kulay pink, sobrang nang tagal ko nang maligo, sobrang kuskus na, hindi pa rin siya matanggal-tanggal. Unlike this one, ramdam mo na natanggal na yung product sa hair mo. And maganda siya kasi light lang yung hair ko. And then, oh, pink, oh. Hindi perfect yung hair ko ha, pero sobrang light niya lang pagka ito yung gamit ko. And also, wala siyang residue, walang kung anong sticky feeling sa hair after. Yon, kaya lang medyo maaksaya to kasi since bilang light nga yung consistency niya. Light nga yung consistency. Medyo maano nga, ito yung malaki, yung 300 ml. Siguro ano to, pang-apat ko na tong ganitong kalaki for this month. So medyo maaksaya siya, parang hulog niya is ganito, isang ganito per week. O baka ako lang din, baka sobrang aksaya ko lang din gumamit sa hair. Kumakapal yung buhok ko, so yes, I'm so sorry, pero yun. Favorite ko rin to, ang bango niya din. And ayun, sobrang ganda nito. Sana hindi nila tanggalin to, no? Tuloy nyo lang. Cream Silk, ha? Tuloy lang natin. And then, bath pa rin naman siya. So, ang gamit kong soap na pan-body is yung Beauty Derm. Yun. Beauty Derm Ultralight na soap.
ito, nakuha, nabawasan na ito actually kasi hindi ko ito nilalagay na sabay banyo ng buo. So, ito nga yung gamit kong soap na panligo. And, ayun, nag-lighten din naman yung skin ko. So, yun, tinuloy-tuloy ko na rin. And, okay naman siya. Hindi naman siya yung parang drastic effect, pero for a soap, okay na rin. And then, yung smell. Yung smell niya, faint lang. Hindi yung super strong na parang ang sakit sa ulo. So, ito yung soap ko na lagi kong gamit. This month ko lang din siya tinry gamitin sa body ko kasi nung after Boracay, medyo nag-darken nga yung skin tone ko. And ayun, nakatulong siya sa pagbalik ng aking skin tone kasabay ng scrub na ito. Yeah. Hindi naman ako maputing-maputi, hindi rin naman ako maitim na ngayon. Okay na to kasi dati ko nakikita yung picture ko dati, girl. Girl. And then, yun, let's head on to the skincare or yung nilalagay ko sa face ko. So, yung nilalagay ko sa face ko is itong favorite. Ito yung gamit kong skincare. Yan. Beauty Derm. Hindi siya favorite. Monthly favorite. Hindi ko siya favorite ng month of September lang. Kasi favorite ko to for life. Ganon. Kasi sobrang binago nito yung buhay ko. Like, sobrang happiness. Yan. Pang ilan ko na ba to? Siguro pang apat or pang five na set ko ng ganito to. And ayun, sobrang satisfied ko lang sa products na to. And ito actually comes with a soap. Ito, Papade soap. Ayan. It comes with this soap. Kasama sa set to. Ito rin yung ginagamit ko. Pero, may tinatry akong soap ngayon na hindi kasama sa set. Separate siya. And sobra, so far. Tinry ko siya, gamit ko siya like 1 week pala siguro or something. Pero ayun, naisali ko talaga siya sa aking monthly favorite. Kasi sobrang ganda niya, sobrang bango. Ayun, ito, nakakatuwa siya kasi yung claim is para sa pores na mag-minimize. And in fairness, na-minimize niya yung pores ko, sis. So, yun, favorite ko talaga siya. Tuntuwa talaga ako. Kaya ako ngayon, looking forward ako sa pagligo, sa paglinis ng mukha, paglinis ng katawan at the end of the day. Dahil sa mga products na ito. Yun, skincare na rin naman ang pinag-uusapan. Isali na natin dyan. Ang favorite kong scrub, facial scrub, even before nag-beauty derm ako, yung gamit ko lang dati is toner, ganyan. Kanya-kanya lang din. Pero ito, staple to. Ito lang talaga. Tsaka ito yung variant na blemish control talaga. Ito yung nagustuhan kong variant niya. St. Ives Blemish Control. Ito yung ano, matagal ko nang gamit to. Feeling ko mga 2016 siguro ako nagsimulang mag St. Ives. And ayun, wala, favorite ko na talaga siya. Kaya kahit nagbago ako ng skincare, ito pa rin yung gamit ko na scrub. Kasi sobrang nakakatulong sa pag-exfoliate ng mga dumi-dumi sa mukha mo, ganyan, sa mga chismis. And then, at night, every time na after ko mag-skincare and such, ang gamit ko is ito. Kung hindi ko nakakalimutan dati, kung hindi ko nakakalimutan, ginagamit ko itong Lucas Papaw Ointment sa lips ko na overnight. Maganda yung effect niya sa skin, sa lips ko overnight. Super soft, ganyan. Tapos hindi na siya as dark kasi I have very dark lips. Ito, nakatulong siya siguro na-exfoliate na lang din, ganon. So yun, sinali ko na siya sa may pinaka-skincare routine ko na after ko gamitin to, maglalagay ako nito before I sleep. Yun. Kung hindi ko nakakalimutan. Yun. And then, for daytime naman, syempre, you have, for daytime, yung mga pang makeup pang daily. Hindi na ako nagme-makeup talaga yung sagad na may foundation, may concealer, may keme. Kasi nga, since nag-start ako ng skincare na to, super bet ko na talaga yung, ano, yung skin ko. Ah, gandang-ganda na ako sa self ko niya. Yung parang ganun na lang. Hindi na ako nag, wala nang base, kumbaga. Naglalagay lang ako ng sunblock ko. Gaya nung sa daily routine ko, yung sunblock na Biore Face Milk, siguro yun, yung kulay blue. Yun pa rin yung gamit ko. And yun yung favorite ko. Hindi lang siya for the month of September. Forever favorite ko yon. And then, for the kilay, hindi ko siya na-mention. Kasi diba sabi, pinang everyday ko that time was yung BLK. Pero ito talaga yung pinaka-pinaka favorite ko. More than that, sobrang favorite ko siya. Nabura na ang kanyang mga sulat at kung ano man. Ito is yung Maybelline Define and Blend in the shade Gray Brown. Ito yung pinakagusto ko kasi ito yung natural lang sa face. Sobrang dali niyang i-apply. Tapos may spoolie na siya sa kabilang end. And mind you,
Super mura niya lang kasi I think this is 249 pesos lang or 3,900. 249 lang ata talaga. Basta ganun, around that price lang. Kung hindi 249, 299. Pero super sulit niya na, super happy na ako sa kanya and ayun. Pang second ko na ata to or third na ganito. So I love this product already, super. And then ito din, matagal ko na rin tong favorite. Tagal ko na rin tong gamit. Siguro mag-iisang taon na din, hindi pa siya ubos. Pero paubos na 'yan. This is the L'Oreal Paris Rouge Signature in the shade I Don't. Yan, 113. Yan, ayaw mag-focus ng camera ko. Basta yun, in the shade I Don't. Ito yung gamit ko ngayon. And yung cheek tint ko, hindi ko dala ngayon. Pero yung Ever Bilena na... Ito na lang. Lalagay ko na lang dito para makita nyo. Yan yung Ever Bilena. Kasi naiwan ko siya sa aking workplace. So, hindi ko siya dala ngayon. Yun lang naman talaga yung favorites ko. And I think... hindi ito magbabago next month. Siguro kung may madadagdag man, isushow ko for the next monthly favorite. Pero, ito, feeling ko, as much as possible, mag-stay as is sila. Kasi hindi sila yung tipong ngayon ko lang ginamit. Ganon. So, yun. Yun yung mga favorites ko for this month. And I think, hindi lang, yun nga, guys, paulit-ulit tayo dito, sis. Pero yun yung mga favorites ko na feeling ko forever favorite ko na kung hindi man ako makadiscover pa ng mga bago. And also, I just wanna add, yung another favorite ko is yung contacts na gamit ko ngayon. Ito yung graded contacts ko na nabili ko from Executive Optical. Hindi ko rin alam talaga kung ano yung brand na to, ano yung something details na to. Basta alam ko contacts siya na may grade na 150. Yun lang yung mga monthly favorites ko for this month. So, yun. Kung next month may madagdag, then I can show you. And if they retain, malamang wala akong magagawang video next month. Pero yun, that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. And if you did, please don't forget to subscribe. And please hit the notification bell so you'll get notified every time I upload a new video. Thank you so much and see you on my next one. Bye!